kamakailan, isa sa mga isyong kinasangkutan ni Senator Tito ay ang kanyang pagtutol sa RH Bill at isa sa mga talumpati niya sa Senado tungkol dito. Ito pa lang nila para ipaglaban ko karapatan na mabuhay ang maraming inosenteng bata. Nabuksan ang madilim na bahagi ng kanyang buhay, ang pagpanaw ng isa pa nilang anak ni Helen. Gaano kahirap po, Tita, pag nawawala ng isang binamahal sa buhay? When we lost our baby, si Vincent Paul, napakasakit talaga kasi understand. 5 months yata siya sa incubator. He had to stay in the hospital and he died eventually. And I was not even able to hold my son, only when he died. Kahit na nung nakaburol siya sa bahay, iyak siya ng iyak, lagi siya nakaupo sa tabi ng kabaong. And then yung panganay nga namin, si Romina, I would always remember that. Lalapit siya kay mami niya, sasabihin niya nga na, stop crying, mami, I'm here naman. Ang hirap dalhin, pero you just have to accept things that happen to your life. Paano po dito na natanggap ng ikaw kumukhang natanggap? Paano natanggap bilang ina? Hindi ko matanggap yun ang una. Pero, siyempre, life has to go on. Tapos, kasi he was our first boy. When he died, nagkaroon kami ulit ng boy. Yung anak ko, 5 months, hindi ko nahipo. To be honest with you, when I saw Tito Sen crying, yeah, I also felt the pain being father. Oo, totoo yun. Si Tito Sen, paano natanggap yun? Kasi first son nga namin yun. So, we thought, hindi na nga kami magkakaroon ng anak na lalaki. So, but as I always say, God is so good. Yes. Binigyan niya kami ulit ng anak na lalaki.